Samantha, hindi pa ba tapos yan? Galit na tanong ni Madam Soledad, ang stepmom ni Samantha. Inaayosan nito ng buhok ang kanyang anak na nakaupo sa harap ng vanity table habang si Samantha naman ay hindi nagkanda o gaga sa pamamlan siya ng dress na susuotin ng kanyang stepsister na si Athesia. Mag-isa niyang nilinis ang buong mansyon kaya naman bugbog na ang katawan niya sa pagtatrabaho sa buong maghapon. Pumanaw ang ama ni Samantha sa isang plane crash noong siya'y 14 na taong gulang pa lamang kaya naman naiwan siya sa poder ng kanyang madrasta at dalawa nitong anak na sina Athesia at Aliyah. Kahit hindi maganda ang pakikitungo ng mga ito sa kanya, ay wala siyang magawa kundi ang magtiis nang sa ganun ay hindi mapalayas. Nasa bahay na iyon ang mga alaala nilang mag-ama, kaya naman hindi niya kayang i-let go ang mansyon. Ito ang kanyang tahanan kaya ginagawa niya ang lahat makapanatili lang sa lugar na iyon. Pinahid ni Samantha ang pawis na namuo sa noo niya at natatarantang minadali na ang pamamlan siya dahil sa bulyaw ng kanyang madrasta. Naku naman, iisang dress ang pinaplansya, ang tagal! Reklamo pa nito nang iabot niya iyon. Pasensya na po tita, magalang pa rin itong sambit sa kabila ng hindi pag-appreciate ng ginang sa pamamlansya niya. Pero kailan ba siya na-appreciate nito? Lahat naman ang ginagawa niyang effort, mahalin at tanggapin lang ang mga ito ay baliwala dahil kahit kailan ay hindi siya nito tinuring na anak. Doon ka na nga! Naalibadbaran ako dyan sa pagmumukha mo. Anang ginang na nagpasikip sa dibdib niya pero idinaan niya na lamang iyon sa tipid ng ngiti. Oo nga! Shoo! Pagtataray pa ng kanyang stepsister na naglalagay ng blush on. Yumuko si Samantha tanda ng paggalang bago naglakad palayo. Dumiretso siya sa kusina upang uminom ng tubig nang mawala ang kung anong tila ba nakabara sa kanyang lalamunan. Kahit sanay na siya sa trato ng mga ito, ay hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Pero normal lang naman siguro ang ganun dahil tao lang din siya. Bumaba ang mata ng dalaga sa kamay niyang nagkapaso-paso gawa ng plansya. Ininda niya lang mga iyon kanina matapos lang ang damit ng kanyang stepsister. Nasa gitna si Samantha ng pagmumoment ng dumaan sa likuran niya ang nakababatang kapatid ni Athesia, na si Aliyah. Hoy ikaw! Anong tinutunga-tunganga mo dyan? Untag nito sa kanya kaya dali-dali niyang tinuyo ang luha. Ipagtimpla mo ako ng juice. Dalhin mo na lang sa pool. Hindi na siya umimik o nagreklamo at sinunod na lang ang pag-utos ng kanyang senyorita. Oo, senyorita dahil ganun naman ang mga ito kung umasta. Ayon sa kanyang narinig, ay parating ngayong araw ang fiancé ni Athesia kaya naman naghahanda silang mabuti. OMG mom! May sasakyang parating, baka yan na sila. Bulalas ni Athesia na nakadungaw sa malaking bintana ng mansyon. Tara na at bumaba Samantha. Mas mabuting dito ka na lang sa taas. Baka akalain pa nagbinata na anak kita. Ayoko namang isipin ito na may pangit na lahi ako. Pero paano po yung paghahain? Tanong niya dahil malabo namang si Madam Soledad ang gumawa niyon. Lalong hindi ang magkapatid. Tatawagin na lang kita kapag kailangan kita. Ang punto ko lang, hangga't maaari ay lumayo ka sa paningin ng bisita. Naiintindihan mo ba? Anang ginang na namamaypay. Naiintindihan ko po tita. Mabuti naman kung ganun. Isinara nito ang pamaypay at hinarap ang anak. Kaagad na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Oh my dear daughter, tara na sa baba. Excited ka na bang ma-meet ang fiancé mo? Sobra mami! Pero nag-worry ako. Paano kung hindi niya lang ako magustuhan? Kung mag-back out siya? Oh, that won't happen, sweetie. Bago pa man siya lumipad pabalik dito sa Pilipinas, ay nagkaroon na kami ng pirmahang kasunduan na ikakasal kayong dalawa anuman ang mangyari. Kaya wala kang dapat ipaglala, okay? Mabuti naman at kung ganun. Saka sa ganda kong to, malabo namang i-reject niya ako. Tama na nga yung daldalan? Naghihintay yung bisita, oh. Singit ni Aliyah nakatatapos lang mag-retouch. Excited na bumaba ang mag-iina upang salubungin ang binata. Sumunod naman si Samantha dahil siya ang maghahain ng juice mamaya. Sumakto nga lang ang baba nila dahil pagtapak nila sa unang palapag ng bahay ay nakarinig sila ng doorbell. Pinagbuksan nila iyon at ang ngiting kay Tamis kanina ay kaagad na naglaho nang makita nila ang binata. Good morning, Madam Soledad. Bati nito at hinagkan pa ang likod ng kamay ng ginang. Sino ka?
Nagtatakang tanong ni Madam Soledad. Ako lang naman ang mapapang-asawa ng inyong anak at inyong mamanugangin. Maaari na po ba akong pumasok? Gumilid sila at hinayaan itong pumasok. Sa pang-isahang sofa pumuesto ang binata at sa likuran nito ay may dalawang matitikas na security. Kaharap ng Ginoo ang ginang at sa mahabang sofa naman ay nandoon ang magkapatid. Ganito ba kayo tumanggap ng bisita? Parang nakaka-disappoint naman yata. Anito nang mapansin na ilang minuto na silang nakaupo pero hindi man lang siya iniimika ng mga ito. Samantha! Tawag ni Madam Soledad at mabilis namang lumapit ang dalaga na nasa gilid lang kanina pa at naghihintay ng utos. Maghain ka. Sige po. Mabilis na kumilo si Samantha at ipinaghain ang mga ito ng juice at makakain. Pagbalik niya sa sala ay nadatnan niya ang mag-iinang nag-uusap. Mami, ano yun? Talaga bang magpapakasal ako ron? Nilingon nito ang binatang nakatayo sa may pinto at may kausap sa phone. Ang tsaka ha? Nandidiring sambit ni Atesha. Kahit na, marami namang datong. Makakalimutan mo rin ang pagmumukha nun kapag winaldas mo na ang pera niya. Sagot naman ang kapatid nitong si Aliyah. Paano ko makakalimutan kung araw-araw kong makikita? Sabihin mo nga. Ang isipin mo na lang, kapag napangasawa mo siya, magbubuhay rin na ka. Sayaman ba naman yan? I doubt mayaman siya. Eh, mukha niya nga hindi niya mapaayos. Anang dalaga na hindi maikubli ang pagiging disappointment sa itsura ng kanyang fiancé. My goodness, I didn't know na nag-aksaya ako ng oras sa pagpapaganda para lang sa ganyan. Yung pera na lang ang isipin mo. Tama ang kapatid mo, Atesha. Iyon na lang ang isipin mo. Besides, yun lang naman ang dahilan kung bakit tayo pumayag sa ganito, hindi ba? Kung alam ko lang na ganito, edi sana hindi ko na lang inago kay Samantha ang papel na to. Humigpit ang hawak ni Samantha sa tray nang marinig iyon. Totoo ang sinabi nito. Siya naman talaga ang pinangakuan ng kasal noong bata pa sila. Siya talaga ang nakatakdang ipakasal dito pero inagaw iyon sa kanya ng mag-iinang ito. Nalaman kasi nila kung gaano kayaman ang nasabing fiancé kaya naman pinalabas ng mga ito na si Atesha ang babaeng pinangakuan nito. Wala siyang magawa kundi ang sumunod dahil binantaan siyang palalayasin. Bukod pa roon, ay ayaw niya rin namang makasal sa lalaking bagong kilala lang. He's here, umayos ka Atesha. Ayokong masira ang mga plano natin dahil lang sa dyan sa kaartihan mo. Nagpanggap silang mabait sa harap ng binata. Si Samantha naman ay inumpisahan na ang paghahain ng mga pagkain. Nang maihain ang mga iyon ay tumalikod din siya kaagad. Pabalik na siya sa kusina nang aksidente siyang madulas habang hawak ang tray. Akala niya ay babagsak siya sa sahig ngunit may mga brasong sumalo sa kanya. Nagmagmulat si Samantha ay bumungad sa kanya ang mukha ng isang mga bodyguard ni Sir Alfreds. Parang bumagal ang oras habang nakatitig siya sa napakagwapo at malaperpektong mukha ng binata. Ano to? Show? Gosh! So cheap! Anas ni Atesha. Dali-daling tumuwid ng tayo si Samantha. Ramdam ang nanginginit na pisngi dahil sa hiya. Hindi niya alintana na ang tagal niya na palang nakatitig sa binata. Pero hindi mo naman siya masisisi dahil napakagwapo naman talaga ng bodyguard na iyon. Pasensya na po. Naglakad na ang dalaga pabalik sa kusina. Bilang pasasalamat ay pinagtimpla niya rin ng juice ang binata. Ganon din ang kasama nito. Juice po. Inabot niya iyon sa bodyguard. Nasaan po pala yung lalaki kanina? Si Alvin? Lumabas saglit upang magpahangin. Dinala ni Samantha ang tray na may juice sa labas at sinubukang hanapin ang binata. Nadat na nito sa may kasasakyan. Kahit nahihiya ay lumapit pa rin siya rito upang iabot ang juice na tinimpla niya. Juice po, sir. Ano ka ba? Huwag mo na akong tawagin, sir. Just call me. Alvin? Alvin, tama ba? Yun kasi ang sinabi ng lalaking kasama mo na pangalan mo. Oo. Si Jerome talaga. Yeah, I'm Alvin. And you? Samantha, nakipagkamay siya sa binata. Naupo ang lalaki sa bench na nandoon at tinikman ang juice na tinimpla ng dalaga. Salamat pala sa kanina. Tsaka, pasensya na rin pala sa inasal ni Atesha. Hindi lang siguro maganda ang gising. Ganun lang talaga ang gali nun. Tinabihan ni Samantha ang binata at nagtanong. Paano mo naman nasabi? Kaya ko mag-sense na ugali ng tao. Alam ko kung totoo o nagpapanggap lang. And besides, nakita at narinig ko kaya yung kanina. Ano naman ang tingin nila sa akin? Tanga? Kung ano man yung alam mo, pwedeng wag mo nang ipagkalat.
If that's what you want, then fine. I'll keep this to myself. Englishero ka pala. Nasa midang binata ng juice dahil sa sinabi ng dalaga. Mabilis naman siyang sinakluluhan ni Samantha. Okay ka lang? Alalang tanong nito habang hinahagod ang likod ng binata. Yeah, I'm okay. English? Nahawa lang ako sa amo ko. Yeah, tama. Kay Sir Alfred's. Nahawa lang kay Sir Alfred's. I see. Grabe no. Namit na ni Senyorita Atesha yung lalaking mapapangasawa niya. Inggit ka? Hindi ah. Bakit naman ako maiinggit? Eh hindi ko naman pinangarap makasal sa lalaking bagong kilala lang. Gusto ko yung pagsusumikapan ako. Liligawan ako ganun. Hindi yung basta-basta fiancé na niya. Dahil lang nangako siya nung bata pa lang kami, napapakasalan niya ako. Oba, hindi pwede yun. Ano siya, siniswerte? So gusto mo pala yung nililigawan ka muna? Ganun na nga. Alam ko medyo makaluma pero ano kasi. Kung yan ang gusto mo, sige. Ha? Huh? Anong sige? Takang tanong ng dalaga pero ngumiti lang ang binata at tumayo na. Hoy, saglit lang! Pagtawag pa niya sa lalaking papalayo. Nakukuryos siya sa ibig nitong sabihin kaya naman sinundan niya ito hanggang sa garden. Sabihin mo nga, ano bang ibig mong sabihin? Liligawan kita, Samantha. Napatanga siya sa sinabi ng binata. Napakapamulsang yumuko sa kanya ang lalaki at nagwika. At hindi mo ko mapipigilan sa mga gagawin ko. At bakit mo naman ako liligawan, ha? Gusto ko lang. Tumaas ang isang sulok ng labi ng 26 years old na binata. Gamit ang mga kamay, ay pinitas nito ang bulaklak ng gumamela sa garden nang hindi inaalis ang tingin kay Samantha. Pagkatapos, ay iniligay iyon sa likod ng tainga ng dalaga. Bagay sa'yo, sobrang ganda mo, binibini. Napabaling si Samantha sa gilid upang itago ang namumulang pisngi, hindi niya itatanggi na nakakaramdam siya ng kilig sa banat ng gwapong binata. Ngayon lang ulit may tumawag sa kanyang maganda simula nang pumanaw ang kanyang ama. Nang mawala kasi ito, ay puro panlalait na ang narinig niya mula sa kanyang madrasta at stepsisters. Salamat. Ilang segundong namayani ang katahimikan sa pagitan nila hanggang sa makita na nilang lumabas na ang mga tao sa loob ng bahay. Mukhang aalis na kayo. Oo nga. So, paano? See you na lang sa susunod. Ha? Huh? Anong see you? Naguguluhan itong tanong sa papalayong binata. It's nice meeting you, Samantha. Masaya akong nakilala ka. Nagbaw pa nga ito na animoy prinsipe bago umalis kasama ng among si Sir Alfritz. Kasama ng kanyang mga pinagsisilbihan, ay pinanood niya lang ang sasakyan ng mga ito hanggang sa maglaho sa kanilang paningin. Nakakapagod ang araw na ito, pero ang pagod na iyon ay tila ba naglaho dahil sa pakikitungo sa kanya ng gwapong binata. At anong iningiti-ngiti mo dyan? Saka, ano ba yung nakalagay sa tinga mo? May pabulaklak ka pa. Ang baduy ah. Malditang puna sa kanya ni Athesha. Natanaw ko siya kanina sa bintana. Kalandian yung isang bodyguard ni Alfritz. Well, guwapo naman yung bodyguard. Tugon ni Athesha sa kapatid. Guwapo nga, wala namang pera. Oh, it's a big no sa walang pera. Really, Samantha? Sa bodyguard talaga? So cheap. Kahit kailan talaga, wala akong aasahan sa'yo. Disappointed na sambit ni Madam Soledad. Hayaan mo na, Mommy. Bagay naman sila eh. Isang kasambahay at isang gwardya. Tumawa ang magkapatid ng mapang-insulto. Si Samantha naman ay nakayuko lang. Liin na nasasaktan sa pangungutya ng mga ito. Marami siyang gustong sabihin pero pinili niyang manahimik na lang upang hindi na humaba pa ang usapan. Isa pa, kahit kailanman, ay hindi siya mananalo sa mga ito. Mabuti na lang at napalaki ko kayo ng tama. Marunong pumili ng tamang lalaki. Hindi kagaya ng isa dyan. Tara na sa loob mga anak. Mabuting pag-usapan na natin ang nalalapit nitong kasal ni Atesha. Nagtawanan pa ang mag-iina habang naglalakad, papasok ng mansyon. Si Samantha naman ay dumiretso na sa kanyang kwarto sa attic. Nagpalipas lang siya roon ng sama ng loob at bumaba rin bago maghapunan dahil kailangan niyang ipagluto ang mga ito. Sa kabilang banda. Good job, Alvin. Ang galing mong umarte kanina. Anang binata na ang tinutukoy ay ang nagpapanggap nito bilang siya. Sabi ko naman sa'yo, sir. Yakang yaka ko yun eh.
Sagot ng lalaking nagmamaneho na inutusan niyang magpanggap bilang fiancé ni Atesha. Pero tama lang ba yung ginawa natin? Aba, tama lang yun. Sagas pang ba naman ang ugali ng mag-iinang yun? Deserve lang nila yun. Tama si Jerome Alvin. Isa pa, hindi nila pinakilala sa atin ang totoong fiancé ko. Kaya bakit ko naman ipapakilala ang totoong fiancé nila? Gusto nila ng laro, pwes ibibigay ko. Tumaas ang sulok ng labi ng binatang nakaupo sa dulong upuan ng sasakyan at umiinom ng champagne. Bago pa siya umuwi ng Pilipinas, ay nag-research na siya tungkol sa nasabing dalaga. Kaya naman, noon pa lang ay alam na niyang nagsisinungaling ang mag-iinang humarap sa kanya kanina. Alam niya na rin ang tungkol sa hindi magandang pagtrato ng mga ito sa dalaga at mas napatunayan niya iyon nang magpunta sila sa mansyon. So anong plano mo, boss? Ipagpatuloy mo lang pagpapanggap at itutuloy ko lang din ang sa akin. Alin, sir? Yung paliligaw mo? Akala mo siguro hindi ko namin nakita kanina nung kaharap mo yung Samantha. Asar ni Jerome at napangiti na lang siya dahil sa guilt. Kaya talaga. Huwag ka na mag-alala, Sir Alfreds. Kayang-kaya ko yung pag-aarte na yan. Pero hanggang kailan ba? Single ka naman, di ba? E di hanggang sa hindi ka na single. Tumaas ang isang sulok ng labi ng binata bago sumimsim ng alak sa baso. Isang araw sa palengke, maagang gumising si Samantha upang magtungo sa bayan. Kailangan niya kasing bumili ng mga sahog para sa lulutuin niyang umagahan. Madilim pa lang ay nilisan na niya ang mansyon upang magtungo sa pamilihan. Mapili sa pagkain ng kanyang mga pinagsisilbihan, kaya kailangan na masarap ang kanyang mga ihahain. Una niyang tinungo ang bilihan ng mga dry ingredients, kasunod ay ang bilihan ng mga sariwang gulay. Maganda ang gising niya ngayon dahil sa nangyari kahapon. Hindi na big deal sa kanya ang pangalipusta at pangmamaliit ng mag-iina, kaya naman mas nangingibabaw sa kanya ang tagpo nila ng binata kahapon. Matapos makabili ng gulay at prutas, ay sunod naman niyang tinungo ang bilihan ng isda at karne. Ay! Mahinang nadulas ng dalaga nang may umagaw sa pinakamabigat na bayong na dala niya at pinayungan siya. Nilingon ni Samantha. Ang matangkad na lalaki sa kanyang gilid at namilog ang kanyang mga mata. Sa gulat nang makita iyong lalaki kahapon, iyong lalaking hanggang sa panaginip ay hindi siya nilulubayan. Ako daw magdadala. Sambit ng gwapong boses. Salamat. Nahihiyang tugon ng dalaga na palihim na kinikilig. Sino ba naman ang hindi ma-attract sa magandang tindigan nito? Matipunong pangangatawan, malaperpektong mukha at tangkad na nakapagpapatingala. Idagdag mo pa ang pabango nitong suot na kahit sino ay mapapalingon. May bibilin ka pa ba? Tanong ni Alfreds na nagpapanggap bilang si Alvin sa kanyang bodyguard at driver. Pakwan na lang. May nakita akong nagtitinda ng pakwan dun. Tinungo nila ang direksyong tinutukoy ng binata. Maraming namimili kaya medyo sumisikip na ang paligid. Habang naglalakad sila ay napatanong ang dalaga. Wala kang pasok? Tanong nito kaya napalingon si Alfreds dito. Hindi ka kasi naka-uniform. Yeah, wala. Gusto kasi ni Sir Alfreds na mapag-isa ngayon sa bahay kaya sinabihan niya kami na lumabas at magliwaliw. Ganun ba? Yeah. Pagdating sa bilihan ng pakwan ay nagtanong na si Samantha ng presyo. Nakipag-negosasyon lang siya kay mamang tindero. Sa kabilang banda naman ay nakangiti si Alfreds habang pinapanood si Samantha na nakikipagtawaran sa pakwan. Kahit sa ang anggulo niya ito tingnan, ay gandang-ganda siya rito. Bukod sa pakwan ay namili pa sila ng ibang kailangan. Marami iyon at mabigat. Mabuti na lang at nandyan si Alfreds upang alalayan siya. Matapos mabili ang mga kailangan, ay tumambay muna sila sa isang karinderya upang kumain sandali. Ayaw pa sana niya pero nag-insist ang binata. Pumayag na rin naman siya sa huli dahil mahihirapan din siyang magluto mamaya kung gutom. Salamat dito, sabi ni Samantha nang ihain sa kanya ni Alfreds ang special lugaw ni Mang Bentong. Marami iyong toppings tulad na lamang ng hita ng manok, atay at chicharon. Mabango rin iyon na nagpapakalam sa sikmura ni Samantha. Ang sarap talaga ng lugaw ni Mang Bentong. Madalas ka rin ba rito? Kapag bumababa ako rito sa bayan, palagi akong kumakain dito. Mura lang kasi tsaka masarap, diba? Yeah. Ngumiti ang binata at sumubo na rin. Ito ang unang beses na kumain siya sa lugawan sa kanto. Madalas kasi ay sa mga 5-star o mamahaling restaurant siya kumakain.
Pero kahit ganun ay hindi naman siya maarte. Ganun kasi siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Alam ni Alfreds na ganitong oras namimili sa palengke si Samantha. Kaya naman gumising siya ng maaga para rito. Nagkwentuhan lang sila ng dalaga habang kumakain ng lugaw. Pagkatapos ay nagpaalam na si Samantha upang umuwi. Magluluto pa siya ng umagahan kaya kailangan na niyang magmadali. Sure ka ba na hindi ka nagpapahatid? Dala ko naman yung sasakyan ko. Sasakyan kong minamaneho, I mean. Sasakyan ni Sir Alfreds. Ah, naku, wag na. Kaya ko naman eh. Tsaka yan lang naman yung sasakyan. Sige na, una na ako. Salamat ulit sa tulong. Tinulungan lang ni Alfred si Samantha na isakay ang mga bayong na pinamili sa likod ng tricycle tapos nagpaalam na sila sa isa't isa. Pagdating sa tapat ng mansyon ay kabadong bumaba si Samantha. Baka kasi gising na ang mga ito at galit nang hinihintay siya. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Nakahinga naman siya ng maluwag nang malamang tulog pa ang mga tao sa bahay. Mabuti na lang at patanghaliin ang gising ang mga ito. Nagsuot lang si Samantha ng apron at itinali ang buhok tapos ay nag-umpisa ng magluto. Mabilis siyang kumilos kaya naman saktong naghahain siya ay saktong baba rin ng kanyang dalawang senyorita. Nag-aaway pa sa hairbrush ang dalawa. Hindi pa nga titigil ang mga ito kung hindi sinuway ng kanilang ina. Good morning po, tita. Good morning, Athesha. Good morning, Aaliyah. Magiliw na bati niya sa mga ito pero hindi man lang siya pinansin. Malungkot na nilisan ni Samantha ang hapag at kumain ng kanya. Hindi niya maaaring sabayan ang mga ito sa lamesa dahil hindi rin naman papayag ang mga ito. Matapos kumain ay naglinis na siya ng mansyon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pagdating ng Linggo ay nagtungo si Samantha sa bayan upang bumili ng bagong bestida mula sa kanyang ipon. Day off naman niya ngayon kaya pwede siyang lumabas. Ate, magkano po rito? Tanong ni Samantha sa tindera. 550, sagot nito. Disappointed na umalis si Samantha sa tindahang iyon. Hindi kasi pasok sa budget niya ang damit na ilalaan niya. Nag-ikot-ikot pa siya sa ibang tindahan pero kung hindi mahal ay wala naman doon ang klase ng dress na kanyang hinahanap. Marami siyang natipuhan pero hindi sapat ang perang dala niya. Kaya nasa gitna siya ng pag-iikot nang may madaanan siyang matandang nangihingi ng limos. Malambot ang puso niya pagdating sa ganun. Kaya naman, hindi siya nagatubiling bilhan ito ng makakain at maiinom. Lumapit siya sa matanda at ibinigay iyon. Tay, ito po. Kain po kayo. Nako, salamat iha. Ngumiti lang si Samantha at nag-iwan din ng kaunting pera. Hindi iyon ganun kalaki pero kasya na para sa hapunan ni tatay mamaya. Dahil sa ginawa niyang iyon, ay mas lalong hindi na siya nakabili ng bestida. Okay lang yan, Samantha. Makakabili ka pa naman ng tsinelas mo. Pagkausap niya sa sarili habang naglalakad. Sunod niyang pinuntahan ang tindahan ng mga sapin sa paa. Magaganda at mura ang tinda roon kaya naman nakasisigurado siyang kakasya na ang natitira niyang pera. Ngunit habang namimili at nagsusukot siya ng tsinelas ay nagawi ang tingin niya sa isang batang lalaki na nakatingin sa kanya. Luma ang damit nito, gusgusin at nang tingnan ni Samantha ang paa ay wala itong suot na tsinelas. Baka sa mukha ang gutom at hirap ng buhay. Naawa si Samantha, kaya ang pambili niya ng tsinelas ay binili na lang niya ng tsinelas ng kawawang bata. Bata o, sayo na to. Sumigla ang mukha ng bata nang makita ang inabot niyang tsinelas. Talaga po, ate? Masayang tanong nito habang pinagmamasdan ang dalawang pares ng tsinelas. Oo naman, sukatin mo nga kung kasya sayo, tapos kung hindi ay may gusto ka pang ibang design, pwede naman nating papalitan. Excited na sinukat ng 6 na taong gulang na bata ang tsinelas at kumasya iyon sa animoy parang sinukat. Okay na po ako rito, ate. Maraming salamat po. Walang anuman. Ano bang pangalan mo? Cody po, ate. Nakangiting ginulo ni Samantha ang buhok nito dahil sa tinawag nito sa kanya. Ikaw talaga? Alam mo, mabuti pa sabayan mo na akong kumain. Tingin ko kasi gutom ka na rin. Kanina pa po kumakalamang sikmura ko, kaya hindi ko na po tatanggihan. O di, tara na roon. May masarap na tapsihan doon. Inakay na ni Samantha ang bata papunta sa sinasabi niyang kainan. Lingid sa kaalaman ng dalaga ay kanina pa pala may nakasunod at nanonood sa kanya. Si Alfreds, ang binatang palihim siyang binabantayan sa lahat ng oras. Hawak na nito ngayon ang lahat ng damit na hinahawakan ni Samantha kanina.
Binayaran lang ni Alfred ang mga pares ng tsinelas na tinitingnan at sinusukat ng dalaga kanina. Tapos ay sumunod na sa kanya ang mga ito. Maling table po yata. Hindi po kami mag-order niyan. Sabi ni Samantha sa waitress nang inapag sa lamesa nila Cody ang sisig at lensyong kawali. Sa inyo raw po sabi nun. Tinuturo nito si Alfred na nagbabayad sa cashier. Kumaway sa kanyang binata at naglakad palapit matapos nitong makuha ang sukli. Humatak ito ng silya at naupo na rin. Suot-suot ang matamis na ngiti. Ang dami naman yata nito. Hindi ba parang nakakahiya? Kumain ka na lang ng kumain. Nilingon ni Alfred ang bata na maganang kumakain. Bata, gusto mo ba ng halo-halo? Opo kuya, gusto ko po. Sige, o-order tayo. Tinawag ni Alfred ang waitress at nagpadagdag ng halo-halo. Si Cody nga pala. Namit ko lang dyan sa bayan. Cody si Alvin nga pala. Kaibigan ko, mag-hi ka sa kanya. Hi po kuya Alvin. Ang bait niyo po parang si Ate Ganda. Mapagbigay, bagay po kayo. Napangiti si Alfred sa sinabi ng batang lalaki. Natutuwa sa isipin na nakikita nito na bagay silang dalawa ng dalaga. Sa kabilang banda naman ay nababaling lang sa gilid si Samantha at nahihiya. Habang kumakain sila ay panay ang daldal ng bata. Anito? Kuya, may girlfriend ka na po ba? Tanong nito kay Alfred na kumakain. Wala nga eh. Ate Ganda, di ba sabi mo wala kang boyfriend? Nahihiyang umiti si Samantha sa pili yung bata dahil mukhang batid na niya kung saan patungo ang usaping iyon. Tapos, hindi po ba sabi mo kahanapan kita ng boyfriend? Yeah. Awkward na sagot ng dalaga na para bang gusto na lang maglaho sa kinauupuan. Kuya Alvin, pwede mo bang ikaw na lang maging boyfriend ni Ate Samantha? Expected na ni Samantha iyon pero nagulat pa rin siya. Hindi naman niya kasi in-expect na tototohanin nito iyon. Maganda naman po si Ate Samantha tsaka mabait. Siguradong magugustuhan mo siya. Pagrereto pa nito. Ah, Cody, hindi naman yata naghahanap ng nobya ang Kuya Alvin mo. Wag na lang natin gulo. Well, I can say na hindi siya mahirap magustuhan. Nagulat si Samantha sa tinura ng binata. Nang mag-angat siya ng tingin dito ay nagtama ang mga mata nila. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib niya nang masandaling iyon. Nag-iwas siya, pagkaraan ng ilang segundo at bumalik na sa pagkain. Matapos ang masaganang pananghalian ay naghiwa-hiwalay na sila ng landas. Nakita na si Cody ng inay nito at inaya ng umuwi kaya silang dalawa na lang ang naiwan. Salamat sa libre ah, nabusog ako ng sobra. Anang dalaga habang naglalakad-lakad sila. Dumiretso sila sa parke upang tumambay. Wala pa rin namang planong umuwi si Samantha dahil mahaba pa naman ang araw. Kapag din umuwi siya ay tiyak na uutusan at susungitan lang siya ng mga kasama sa bahay. Para sa'yo. Kumunot ang noo ni Samantha sa dalawang plastik na ipinatong ni Alfred sa lamesa. Nagtataka niyang binuksan iyon at laking gulat nang makita ang mga damit at sapin sa paa na tinitingnan lang niya kanina. Teka, ito yung mga... Sorry kung sinundan kita kanina. I don't have a bad intention for stalking you. Sadyang gusto ko lang malaman ang mga interest mo para mabili ko. Alam mo, sa totoo lang, nahihiya talaga ako pero sobrang kailangan ko rin kasi ng mga ito kaya kakapalan ko ng mukha ko at hindi ko natatanggihan. Bibili naman kasi talaga ako kanina kaya nga ako bumaba rito sa bayan kaso... Kaso, sinunod mo ang sinabi ng puso mo. Pinili mo maging mabuti at mapagbigay kaya ka nawala ng pambili, tama? Alam mo pati yun? Yeah, I saw it. Mali ba yung ginawa ko? Walang mali ron. Walang mali sa pagiging mabuti. Sa totoo lang ay sobra mo kong pinahanga. Binibini, inuuna mo palagi ang ibang tao kaysa sa sarili mo. Sobrang swerte ng lalaki mapapangasawa mo. Sobrang swerte ko. Mapapangasawa ka dyan? Nauutal na sambit ng dalaga. Iwas ang tingin nito sa binata at pili tinatago ang namumulang mukha. Pakakasal lang kita, Samantha. Tumayo ang dalaga at naglakad-lakad. Huminto siya ng ilang metro na ang layo kay Alfred. Kasalagad? Ni hindi ka pa nga man lang nagtatapat ng nararamdaman mo. Action speaks louder than words. Napaawang ng bahagya ang bibig ni Samantha. Tama nga naman kasi ang sinabi ng binata. Hindi pa man ito nagtatapat ng pag-ibig sa dalaga pero sa kilos na pinapakita nito ay hindi may pagkakaila na may special itong pagtingin sa kanya. Humingi si Samantha ng pumihit paharap ito.
So, gusto mo ko? Pagkumpirma ni Samantha, iba pa rin naman kasi ang kapag naririnig. Oo, okay lang naman siguro kung liligawan kita, hindi ba? Walang paligoy-ligoy na sagot ni Alfritz. Lumaki si Samantha na mag-isa. Independent siya ngunit alam niya rin sa sarili na gusto niya ring maranasang alagaan ng iba. Sa mga nagdaang taon, ay ngayon niya na lang ulit naranasan ang maalagaan. Ang mabigyan ng regalo. Hindi niya alam kung bakit pero parang kasama niya si Alfritz. Pakiramdam niya ay napaka-special niya. Samantha? Pagtawag nito sa kanya dahil ilang minuto na siyang hindi umiibo. Dahil sa lalim ng iniisip. Oo, pwede naman. Wala namang problema sa madrasta niya kung magpaligaw o makikipagrelasyon siya. Dahil bukod sa nasa tamang edad na siya, ay wala na rin itong pakialam sa kanya. Matutuwa pa nga ito kung mag-aasawa siya sa pag-asang baka aalis na siya ng mansyon. Wala namang ibang hagad ang mga ito kung hindi ang mapaalis siya. Ang sayo mo ah. Puna ni Samantha nang makita ang nakapintang ngiti sa mukha ni Alfritz. You don't know how happy I am, Samantha. Sobra. As in sobra. Uy, ano ka ba? Pinayagan lang kitang maligaw. Hindi pa naman kita sinasagot. I know. But with you allowing me to prove my love is already a big deal, baby. Sobrang laking bagay na yun para sa akin. At sobrang mo kong napasaya sa parting yun kaya maraming salamat. Ngumiti lang si Samantha at bumalik na sa upuan. Tiningnan nito ang isa't isa ang mga binili ni Alfritz. Alam niya sa sarili na nakakaramdam siya ng kilig sa binata. Kaya pilit niyang nililibang ang sarili. Pero sigurado ka ba talaga na ibibigay mo sa akin ang mga to? Oo naman. Hindi ko rin naman pwedeng suotin yun. Baka wala ka ng pera. Nilibre mo pa ako kanina. Hindi madali ang trabaho ng CQ. At hindi rin naman ganun kalaki ang sahod. Baka wala na siyang pera. Sabi nito sa isip niya. Huwag mo kong kaisipin. Binili ko ang lahat ng yan para sa'yo. Mabuti ang puso mo kaya deserve mo ang lahat ng yan. Maraming salamat sa'yo, Alvin. Gusto man ni Alfritz na ipagtapat kay Samantha kung sino talaga siya, ay pinili niyang itago na lang muna upang hindi masira ang plano. Kaya makabubuti rin para sa dalaga na wala itong alam patungkol sa bagay na iyon. Tsak na kapag nalaman ng madrasta nito kung sino talaga siya, ay baka ipagpilitan nito ipakasal sa kanya ang peking fiancé na si Atasha. Mas mabuti na ring malayo siya sa radar at interes ng ginang upang makakilos ng malaya. Naglakad-lakad lang sila ng dalaga. Nagkukwentuhan, sinusubukang mas kilalanin pa ang isa't isa. Magaan ang loob ni Samantha rito kaya naman hindi mahirap para rito ang pakisamahan ang binata. Nang oras na para umuwi na'y nag-offer si Alfritz na ihatid siya. Punuan na, sumabit ka na lang. Sabi ni Samantha nang parahan sila ng jeep. Huh? Sabit? Kabadong tanong ni Alfritz na never pa namang nagawa iyon. Hindi niya iyon gawain. Sumampa na si Samantha sa jeep at naupo malapit sa may pinto. Oo, bilisan mo na! Baka lumarga na itong jeep. Kahit kinakabahan at naguguluhan ay sumabit pa rin si Alfritz. Panay ang dasal niya sa itaas ng umandar ang jeep. Sa tanang buhay niya ay ngayon niya lang ginawa iyon. Dagdag pa sa kalbaryo niya ang amoy putok na katabi. Dalangin na lang niya na sana ay makarating na sila sa paroroonan dahil baka doon pa siya mahimatay. Mabuti naman at umuwi ka na! Sulubong ni Madam Soledad na nagpapaypay sa may hagdanan. Magandang araw po tita, si Alvin nga po pala. Mapagmataas nitong tinignan ng binata habang nagpapaypay. Kapatid mo nga ko iyo. Naniligo ka ba rito kay Samantha? Opo. Natawa ng mapanginsulto si Madam Soledad at napatakip pa nga ng pamaypay sa bibig. Wala ka talagang taste, anito sa dalaga. Pero sa bagay, bagay naman kayo kaya ayos lang. Tumuwi dito ng tayo at hinarap ang binata. Iho, wala ka naman sigurong masyadong gagawin, hindi ba? Baka pwedeng ipagsibak mo naman kami ng kahoy ng panggatong. Tita, ako na lang pong gagawa nun. Sige na Alvin, umuwi ka na. No, dito lang ako. Mariing sambit ng binata at wala nang kahit sino ang makakapagpabago ng desisyon nito. Nasa likod ng bahay ang sisibaking panggatong. Samantha, ikaw na ang bahala sa kanya. Nginitian siyang mapangmata ng madrasta bago iniwan. Pagpasensyaan mo na si tita ah. Kung gano'n ang trato niya sa'yo. Nahihiyang sambit ni Samantha.
Alam naman niyang matapobre ang kanyang inainahan pero hindi niya lubos akalain na kahit mismo sa harap ni Alfreds ay ipapakita nito ang totoong ugali. Ano ka ba, wala yun? Expected na. Mabuti pa rin na tayo sa likod ng bahay nang maumpisan ko ng pagsisibak. Dinala ni Samantha ang binata sa likod ng bahay at ipinakita rito ang kahoy na sisibakin upang maging panggatong sa chimney. San galing mga to? Tanong ni Alfreds habang tinitingnan ang mga tuyong sanga ng puno at ilang piraso ng troso. Pinulot ko sa kakahuyan dito sa may likod bahay. Namumulot kasi ako ng panggatong tuwing Sabado ng hapon. Sandali lang at kukunin ko ang palakol para maumpisa naman ang pagsisibak. Kinuha ni Samantha ang palakol pagkatapos ay inabot iyon kay Alfreds. Inumpisa na ng binata ang pagsisibak ng mga kahoy na panggatong. Si Samantha naman ay nakatayo lang sa isang tabi at pinapanood ang bawat paghataw nito ng palakol. Sure ka ba na ikaw ang gagawa nito? Nahihiyang tanong ni Samantha. Marami nang nagawa para sa kanyang binata ngayong araw. Inilibre sila nito ng pagkain at binili pa nito lahat ng damit at gamit na tinitingnan niya lang kanina. Tapos, sa kabila ng lahat ay nandito siya sa mansyon at nagsisibak. Iyon ba ang kapalit ng mga effort na ginagawa nito? Ako na okay. Hindi naman dapat nagsisibak ng kahoy ang isang magandang binibining gagaya mo. May choice ba ako? Natatawa si Samantha. Napatigil si Arfid sa ginagawa at tumayo ng tuwid upang harapin ang dalaga. Hindi nito makapaniwalang tiningnan si Samantha. So ikaw nga nagsisibak ng kahoy? Yup. Malabo naman si Natish at Aliyah. At mas malabong si Madam Soledad ang gumawa niyan. Why are you letting them treat you like that? Anak ka ng daddy mo, hindi ba? Anak ka ng may-ari nitong mansyon. Hindi ka dapat pumayag na alain kanila. Ayoko mapalayas, Alvin. Itong mansyon na lang ang meron ako. Ang naiwang alaala sa akin ni Papa. Ayoko mawala to. Gusto mang kumbinsihin ni Alfreds ang dalaga na iwan ang mansyon ay hindi niya magawa. Alam niyang napakahalaga niyon para sa dalaga at batid niyang hindi madaling bitawan iyong mga bagay na gusto nating panghawakan. Mukhang hindi ko na mababago ang isip mo pagdating sa usapin na yan. Wala rin ako sa lugar para magdesisyon para sa'yo. Alam ko rin naman na alam mo kung anong ginagawa mo. Basta kapag may problema o kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Salamat sa concern, Alvin. Sobra ko na-appreciate ang concern mo. Sandali lang at ikukuha kita ng pamunas at maiinom. Umalis saglit si Samantha upang kumuha ng tubig at tuwali ang pamunas. Nakita niya kasi nabasa na ang t-shirt na suot ng binata at maaari pa itong magkasakit dahil doon. Nang makuha ang mga kailangan, ay bumalik din naman kaagad si Samantha roon. Nandito na yung... Natigilan ng dalaga sa paghakbang ng hubarin ni Alfreds ang suot na pangtaas. Mula sa gwapo nitong mukha ay bumaba ang tingin ni Samantha sa matipuno nitong pangangatawan. Kaiinom niya lang ng tubig pero bakit pakiramdam niya ay nauuhaw siya habang pinagmamasdan ang lalaking tumutulo ang pawis habang nagsisibak ng kahoy. Ilang segundong napatanga si Samantha hanggang si Alfreds na mismo ang gumising sa panaginip niya na gising. Sorry, mabilis na tumalikod si Samantha dahil sa hiya. Wala ka bang planong iabot sa akin ng dala mo? Nahihiyang inabot iyon ni Samantha kay Alfreds. Nag-isip siya ng pwedeng pag-usapan upang malihis ang ibang bagay ang atensyon ng binata. Ano palang gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Kahit ano, basta ikaw ang magluto. Ngumiti lang si Samantha at bumalik na sa loob upang ipagluto ng makakain si Alfreds. Sa ganung excuse ay nakaiwas siya kahit sandali sa binata. Ganon ang naging setup ng dalawa. Sabayan sila nagkakasama kapag sinasamahan ni Alfreds mamalengke si Samantha. Kung minsan naman ay bumibisita ito sa mansyon. Habang tumatagal ay mas nagiging malapit sila sa isa't isa. Hanga din siya sa binata sa pasensya na mayroon ito. Kahit madalas itong nakatanggap ng insulto galing sa kanyang madrasta at mga stepsister. Kapag tumatambay sa kanila ay palagi pa rin itong pinipiling bisitahin siya upang makasama. Grabe, ikakasalo talaga ako. I will surely be the most beautiful bride ever. Sambit ni Atisha habang isinasayaw ang wedding gown. Siguradong sigurado yan, ate. Sang-ayon ng kapatid nitong si Aliyah. Huminto saglit sa pagmamap ng sahig si Samantha at pinanood ang magkapatid. Napakaganda talaga ng wedding gown ni Atisha. Parang pang-prinsesa. Anang dalaga sa isipan habang pinagmamasdan ng mga ito.
sa loob-loob naman ay hindi maiwasang pangarapin na sana ay makapagsuot din siya ng ganong kagandang damit balang araw. Minsan na niyang pinangarap na maging prinsesa ngunit kabaliktaran ng pangarap na iyon ang buhay na mayroon siya ngayon. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Masungit na tanong sa kanya ni Adesha na nagpabalik sa kanya sa realidad. Wala po, senyorita. For sure, iniisip ng babaeng yan na siya ang may suot nitong wedding gown. Kahit kailan talaga, ilusyonada. Sorry ka girl, pero I think you better disregard that hopeless dream of yours. Kasi kahit anong gawin mo, hinding-hindi ka makakapagsuot ng ganito kagandang gown. Tinaasan niya ng kilay ng magkapatid at pinagtawanan. Hindi na lang iyon pinansin ni Samantha at lumayo na lang upang makaiwas sa mga ito. Wala namang patutunguhan kung makikipag-away siya sa mga ito. Dahil sa huli ay siya rin naman ang talo. Dumating ang araw ng kasal ni Athesia. Magarbo ang magaganap na kasalan. Kaya naman talagang pinaghandaan iyon ng bride. Hindi man gusto ni Athesia ang lalaking pakakasalan, hindi niya naman papayagan na hindi siya maganda sa araw na iyon. Ano, hindi pa ba tapos yan? Naghihintay na ang mga bisita. Ani Aliyah na naiinip na. Ito po patapos na, sagot ni Samantha na nagdudumali sa paglilinis ng sapatos ng kanyang senyorita. Paniguradong pagkatapos nito ay mayaman na tayo. Sigurado yan, mami. Madali lang naman ang magpaanal kapag marami kang pera. Sa ngayon, ang importante, magiging asawa niya ako at makaka-jackpot tayo ng datong sa tsaka na yun. Kaya tiis-tiis lang, anak, hanggat hindi natin na isasagawa ang ating mga plano. Si Samantha na ang nahihiya sa pinagagawa ng kanyang madrasta at mga kapatid. Naaawa siya sa lalaking pakakasalan ni Athesia dahil alam niya ang plano ng mag-ina, pero wala naman siyang magawa dahil hindi siya maaaring makialam. Naging matagumpay ang ginanap na kasalan. Parang nanalo sa loto ang mag-iina nang makaisang dibdib ni Athesia ang naturang lalaki. Matapos ang kasal ay sa reception sa isang resort dumiretso ang mga bisita. Maraming pinahandang pagkain at magarbo talaga ang ayos ng lugar tulad ng nais ni Athesia. Nakatayo lang sa isang tabi si Samantha at pinapanood ang bride at groom na sumasayaw sa ibabaw ng platform. Kitang-kita niya mula sa distansyang iyon ang plastic ng ngiti ng dalaga sa groom. Anong tinutunganga mo dyan? Masungit na tanong ni Aliyah nang makitang wala siyang ginagawa. Bakit po? Takang tanong ni Samantha na hindi gets kung bakit mainit ang ulo nito. Hindi mo ba nakikita? Abala-abala ang mga tao tapos ikaw nakatunganga lang dyan? Pero may mga waiter naman po at staff ng catering. Isa pa, bisita rin naman po ako rito. Wow, ha? Huh? Bisita? Remind ko lang sa'yo na alila ka lang namin na dinala rito para kumain ng tira-tira. Sumikip ang dibdib ni Samantha sa narinig. Gusto niyang sigawan ito pero mas pinili niyang huminga at pakalmahin ang sarili. Sobra naman po yata yung sinabi niyo. Tigilan mo ako sa drama mo. Sige na, ikuha mo ako ng wine. Bilis-bilisan mo habang may natitirang pasensya pa ako sa'yo. Kahit naiinis ay ikinuha pa rin ito ni Samantha. Hahaba lang din naman ang usapan kung makikipagtalo siya. Ano yan? Irritableng tanong ni Aliyah sa kanya nang makita ang dala niya. Wala po kasi ako makitang umiikot para mag-serve ng wine kaya itong champagne ang siniserve sa mga bisita na lang ang... Natigilan sa pagsasalita si Samantha nang kuhain sa kanya ni Aliyah ang baso ng champagne at isaboy sa kanya ang likidong laman niyon. Napasinghap ang dalaga sa gulat na basa na ngayon. Eh bobo ka pala eh! Simpleng instruction, hindi mo gets? Hindi ba nagsabi ko wine ang gusto ko? Bakit bibigyan mo ko ng champagne? Hindi ka ba talaga nag-iisip? O sadyang wala ka ng utak? What's going on here? Tanong ni Madam Soledad pagkalapit. Nakapukaw ng atensyon ang eksenang iyon kaya naman natuon ang mga mata ng mga bisita sa kanila. Nakaramdam ng hiya si Samantha dahil sa mga tingin na iyon, lalo't higit sa ayos niya. Pakiramdam niya ay napakababa niya para tratuhin ng ganun. Ito kasi tanga eh! Wine! Ang pinapakuha ko tapos bibigyan mo naman ako ng champagne? My goodness, ang bobo niya! Tuluyan ang pumatak ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Samantha. Gusto niyang umalis at isalba ang sarili sa kahihiyan ngunit may parte sa kanya na nagsasabi na kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Humigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay niya. Manang-mana talaga sa nanay niyang tanga at walang silbi. Huwag niyo pong idadamay rito ang nanay ko. Aba, at sumasagot ka na.
Wala ka talagang galang. Natawa ng pagak si Samantha dahil sa narinig. Baka sa mukha ng dalaga ang kaubusan nito ng pasensya. Ako pa talaga, auntie? Really? You would ask for my respect after you disrespect me? After you disrespect my mom? Hindi naman po yata tama yan. At may lakas ka na talaga ng loob na sagutin ako ngayon, ha? Matapos kitang gamitan at patirahin sa pamamahay ko? Ang kapal ng mukha mo! Sinampal ito ng malakas ng ginang ngunit may kamay na sumalo sa pulsuhan nito. Natigilan ng lahat at baka sa mukha ni Madam Soledad ang pagkagulat. Ang nakayoko at mariing nakapikit na si Samantha ay unti-unting nag-angat ng tingin upang tingnan ang kaganapan. Nakita niya ang manliligaw na nakatayo sa harapan niya at hawak sa pulsuhan ng ginang. Don't you dare to hurt her. Malamig na sambit ng binata na may halong pagbabanta. At sino ka para diktahan ako? Alalay ka lang naman ng manugang ko. May pagmamalaking sambit ng ginang. Tumaas naman ang isang sulok ng labi ng binata na ikinataka ng lahat. Tumingin ito sa sinasabing manugang. Pagsabihan mo nga itong tauhan mo, hindi marunong gumalang. Mabuti pa sisantihin mo na yan. Singit naman ni Aaliyah. Oo nga babe, nanggugulo sa kasal natin oh. Isama mo na rin itong alipores namin na agaw eksena, ang kapal ng mukha. I agree with you ate, magsama sila, total bagay naman sila. I'm sorry, but I can do that. What? Why? Because he's my boss. What? Do you mean he's your boss? Hindi ba bodyguard mo siya? Naguguluhan nilang tanong. Maging si Samantha ay naguguluhan din sa mga nangyayari. Tiningala niya ang pinag-uusapan ng binata na seryoso lang ang muka at nakapamulsang pinanood ang mga kaganapan. Gusto niyang magtanong pero hindi siya makasingit sa nagiinit na eksena. He's the real boss. The real Alfred's Rivamonte. Paano? Hindi ba ikaw ang... Ang dali niyo namang mapaikot. Sambit ng binatang, nagplano ng lahat. Baka sa mukha ng mga ito ang labis na pagkagulat. Maging si Samantha ay tulala lang at hindi makapagsalita dahil sa narinig. Did you just play with us? Aaliyah asked in the sound of being betrayed. Bakit? Tingin niyo ba, kayo lang ang marunong makipaglaro? No, you're lying. Guard ka lang ng pinakasalan ko. Stop the illusion. Siya talaga si Sir Alfreds. Planado na lahat ng magpapalit silang dalawa. Kaya hindi siya nag-iilusyon. Kung may nag-iilusyon man, ikaw yun at ang nanay mong nangangarap yumaman. Sambit ni Jerome na kanina pa nanonood sa mga kaganapan. Sa kanilang tatlo nila Alfreds at Alvin ay siya ang pinaka-excited sa revelasyon dahil nais niyang makita ang reaksyon ng mag-iina. At ngayon nga, nandito na sila sa puntong iyon, ay satisfying nga para sa kanya ang mga nakikita niya. Did I just marry a bodyguard? Disappointed at nag-aalalang tanong ni Atisha. Nangangamba siya magiging hinaharap nilang mag-iina dahil nakasal siya sa maling tao. She should be married to a prince, not to a knight. Halos mabaliw sa stress si Atisha nang tuluyang mag-sink in sa kanya ang mga nangyayari. Umiyak at nagwala ito sa party. Hindi matanggap na naikasal siya sa bodyguard ng lalaking pakakasalan niya dapat. Walang hiya ka? Niloko mo kami! Niloko mo kami ng anak ko! Bakit niloko niyo rin naman ako, di ba? Niloko ninyo ako sa parting ang anak mong si Atisha, ang pinakilala mong fiancé ko. Kahit na ang totoo'y, namilog ang mata ni Samantha nang tumingin sa kanyang binata. Si Samantha talaga ang babaeng nakatakdang makasal sa akin. Napatras sa takot si Madam Soledad. Alam mo? Oo, matagal na. Bago pa ako umuwi rito. I did my research when I was in Paris. Noon pa lang din ay alam ko na ang hindi ninyo magandang pagtrato sa kanya. Kaya sinigurado ko na bago pa man ako makalapag dito, ay maayos nang nakalatag ang plano. Akala ko nung una mahihirapan akong mapaniwala kayo. Pero masyado kayong nasilaw sa pera. Na-excite you ba man? At hindi na pinag-isipan ng mga bagay-bagay. Ang sama mo! Galit na singhal ni Aaliyah na kinokomfort ang kapatid na umiiyak dahil sa matinding kahihiyan. Kayo yung masama! Inabuso ninyo si Samantha kahit wala siyang ibang ginawa kundi ang mahalin kayo. Sinamantala niyo ang paghahangad niya ng pagtanggap at pagmamahal. Pero ngayon na nandito na ako, ay hindi na niya kailangan panghingin yun sa inyo dahil ako na mismo ang magbibigay yun sa kanya.
at sisiguraduhin ko na pagbabayaran ninyo ang lahat. Pinagbabantaan mo ba kami? Hindi yun pagbabanta. Yun ay katotohanan. Maya-maya lang ay parating na ang mga pulis. Nandiyan na sila, Sir Alfreds. Dumating ang mga pulis at inaresto ang mag-iina. May warrant na silang dala dahil noon pa nagpa-imbestiga at nagsampa ng kaso si Alfreds. Nagwala iyong tatlo. Nagmakaawa na huwag silang ipakulong pero huli na ang lahat. Walang lugar ang awa para sa kanila dahil desidido si Alfreds na mapagbayad sila sa mga ginawa nilang kalupitan kay Samantha. Ano, Samantha? Hahayaan mo na lang bang tratuhin kami ng ganito ng lalaking yan? Nakalimutan mo na ba na ako nag-alaga sa iyong pumanaw ang ina mo? Panggagaslight pa ng ginang. Wala po akong maalala. Sagot ng dalaga na ikinagulat ni Madam Soledad. Hindi siya makapaniwala na hindi na niya nasisindak ito. Dati naman ay isang sabi lang ay sumusunod ito sa kanya. Isang sorry lang noon ay mabilis itong nagpapatawa dahil natural kay Samantha ang pagiging malambot ang puso. Ngunit iba ngayon. Hindi niya mabanaag ang awa sa mga mata ng dalaga. Kailangan niyo pong pagbayaran ang mga ginawa ninyo. Wala akong dapat pagbayaran. Giit ng ginang na hawak sa tigkabilang braso ng mga pulis. Kung wala po talaga kayong ginawa, then wala po kayong dapat ikatakot. Ang pinaparosahan lang naman ay yung may mga ginagawang masama. Wala kang utang na loob. Matagal na po akong bayad. Kayo na ngayon ang may utang. Ilang taon na rin naman akong nagtiis sa inyo. Wala naman po sigurong masama kung maniningil na ako. Nagsisigaw pa sa galit si Madam Soledad at Talia. Pero wala nang nagawa ang mga ito nang hatake na sila ng mga pulis palabas ng venue. Sa ilang minutong iyon ay tila ba namanhid si Samantha. Wala siyang maramdaman at masyado siyang naging kalmado sa mabigat na eksena. Ilang segundo rin siyang natahimik pagkaalis ng mga ito. Nang medyo makabalik na sa wisyo ay huminga lang siya at humakbang na paalis. Ngunit kaagad na natigil nang may humawak sa kanyang pulsuhan. Tiningala niya ang lalaking nasa likuran niya na nagmamay-ari ng kamay na iyon. Ngumiti siya rito at nagwika. Salamat Alfreds. Sir Alfreds, magpapahinga na po ako. Pagkasabi niyo ni Samantha ay tuluyan na nga niyang nilisan ang event hall ng reception. Dumiretso siya sa ikaniyang hotel room upang huminga at makapagpahinga. Kailangan niyang mapag-isa. Itinapat niya ang sarili sa ilalim ng shower at hinayaan ang mga patak ng tubig na basain siya. Pumikit siya at pinakiramdaman ng tubig na parang minamasahe siya. Pagkatapos ay nagbabad siya sa bathtub na nandoon upang makakalma. Masyadong nakakapagod ang araw na iyon kaya madali siyang nakatulog. Nang magising si Samantha sa kwarto kung saan siya natutulog ay doon lamang tuluyang nag-sink in sa kanya na totoo lahat at hindi siya nananaginip. Bumaba siya mula sa kama at tinungo ang malaking bintana. Pinuksan niya iyon at hinayaang pumasok ang hangin. Malayo ang mansyon kaya pinili nitong dito na lang magstay kagabi. Nilingon ni Samantha ang gawing pintuan nang makarinig ng katok mula roon. Kaagad itong lumapit doon upang pagbuksan ang kumatok. Here's your coffee, ma'am. Itinulak ng lalaki ang dala nito papasok. Pagkatapos ay sinerve ang kape at garlic bread na dala nito sa lamesang nandoon. Salamat. Iyon lang ang sinabi ni Samantha at isinarado na ang pinto. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng kape pero pasalamat na lang siya roon. Naupo na siya at ininom iyon bago pa lumamig. Nagising ang diwa ng dalaga sa pait na iyon. Sakto lang naman at tama ang pagkakatimpla. Gumaan kahit papaano ang mood niya. Nang damputin ni Samantha ang tinapay, ay natigilan siya nang makita ang maliit na papel na nakasingit sa ilalim ng platito. Binuksan niya iyon at binasa ang nakasulat. Let's have breakfast at 8 o'clock, Alfreds. Kalakip din ang sulat ang pangalan ng kainan. Tiningnan ni Samantha ang oras sa wall clock. Mag-aalas 7 pa lang pala. Ayaw man niyang pumunta dahil sa mga nalaman kagabi pero pinili pa rin niyang gawin para sa ikitatahimik ng isip. Marami siyang gustong itanong at batid niyang si Alfreds lang ang makakasagot niyon. Have a seat. Alok nito at pinaghatak si Samantha ng silya. Anong gusto mong kainin? Kahit ano. Nahihiya at undecided na sagot ni Samantha. Ang daming masasarap na pagkain sa menu pero hindi niya alam kung anong kakainin. Ang mamahal naman kasi. Alam naman niya na si Alfreds ang magbabayad pero nahihiya pa rin kasi siya.
Medyo awkward din ang pakiramdam ngayon ng dalaga dahil sa nalaman nito kagabi tungkol sa binata. Ilang beses na itong nakasabay ni Samantha sa pagkain pero ngayon lang siya nahiya rito. May problema ba? Tanong ng binata nang mapansin na hindi mapakali si Samantha. Wala naman. Naalala ko lang yung kagabi. Hindi pa rin kasi talaga ako makapaniwala na ikaw si... Si alam mo na. Medyo nahihiya lang din ako sa iyo. Kasi kung ano-anong pinakain at pinagawa ko sa iyo noon. Halos magtago na si Samantha sa ilalim ng lamesa nang maalala ang mga iyon. Pinilit pa kita noong kumain ng street food. Pinagsibak pa kita ng kahoy. At pinasabit sa jeep tapos CEO ka pala. Natawa si Alfred sa narinig. Ano ka ba? Wala lang sa akin yun. Basta para sa'yo kahit ano gagawin ko. Eh bakit mo ba kasi ginawa? Pwede ka namang humindi kapag may pinapagawa ko. Lalo't alam ko naman hindi ka sanay sa buhay na ganun. Akala mo ba hindi ko napansin na noong nag-jeep tayo parang first time mo? Sa bagay, rich kid ka pala at laki sa Europe. Naliligaw ako hindi ba? Napaiwas si Samantha ng tingin. Ramdam ang pangit-ngit ng kanyang mga pisngi. Mabuti na lang at dumating na ang waiter para iserve ang pagkain. Dahil doon ay panandali ang nalihis sa kanya ang atensyon ng binata. Tahimik lang siya habang pinapanood si Alfreds na ipinaghain siya. Nilagyan nito ng kanin ang kanyang plato at asikasong-asikaso talaga ito sa kanya. Try mo tong king crab nila. Anang binata at pinagbalat pa nga siya. Alagang-alaga siya ni Alfred sa buong pagkain. Ganito ito palagi kapag kumakain sila. Sa lalaking ito nga lang niya naranasang maipaghimay ng isda. Hindi niya itatanggi na kapag kasama niya si Alfred ay para siyang prinsesa. Matapos kumain ay inaya siya nito na tumambay sa tabing dagat. So, you know in the first place na ako talaga ang fiancé mo? Basag ni Samantha sa namayaning katahimikan. Nasa isang cottage sila ngayon sa tabing dagat at pinagmamasdan ang mga alon. Yeah, and sorry kung hindi ko sinabi sa'yo ang totoo. Kung nagpanggap akong ibang tao, hindi ko intensyon na lokohin ka, Samantha. Alam ko, naiintindihan ko naman kung bakit mo nagawa yun. Aaminin ko nasaktan ako kagabi kasi natanong ko yung sarili ko kung naging totoo ka ba talaga sa akin. Mabilis na kinuha ng binata ang kamay ni Samantha. I've been true to you since day one. Lahat ng pinakita ko sa'yo totoo. Totoong mahal kita. At gusto kitang pakasalan. Pakasalan? Napatakip sa bibig ang dalaga nang lumuhod si Alfred sa harap niya at inilabas ang singsing. Will you marry me, Samantha? Naluluhang tumango-tango si Samantha bilang pagtanggap sa alok na kasal ng binata. Masayang-masayang tumayo si Alfred at niyakap ang dalaga. Pumikit si Samantha at dinama ang yakap na kay tagal niyang hinintay. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Ngayong araw na kanyang pinakaiintay, ang araw ng kanyang kasal. Sa kanyang paglakad ay masaya ang kanyang puso at payapa ang kanyang isipan sapagkat alam niyang hindi siya pababayaan ni Alfred. Sa mga linggo at buwang magkasama sila ay napatunayan nito na malinis ang hangarin nito para sa kanya. Kinaya nitong mamuhay sa estadong mayroon siya. Makasama lang siya nito. Sa harapan ng altar ay nagsumpaan ang dalawa. Isang pangakong panghabang buhay. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Samantha nang hawakan ni Alfred ang mukha niya at hagkan siya sa labi. Tulad sa mga fairy tale stories, masasabi niyang natagpuan na niya ang kanyang happy ending. Ayoko niyan, reklamo ni Samantha nang ihain sa kanya ni Alfred ang carbonara. Akala ko ba gusto mo ng carbonara? Kaya nga kita pinagluto, hindi ba? May putol yung pasta, ayoko noon. Lumabi si Samantha sa asawa. Kahit iisang pasta ang may putol ay hindi na si Alfred pa nakipagtalo. Ngumiti lang ito at hinaplos ang mukha niya. Sige, igagawa na lang kita ng bago. Talaga? I told you, what my baby wants, my baby gets. Kaya magpahinga ka lang muna dyan dahil igagawa ko kayo ng bago. Mahinahon at malambing na pagkausap ni Alfred sa asawang nakaupo sa rocking chair sa kanilang balkonahe. Lumuhod pa ito at hinagkan ng mga kalakihan ng tiyan ni Samantha. 7 buwan na itong buntis at alam na rin nila ang gender kaya naman sa darating na Sabado ay mamimili na sila ng gamit ng sanggol. Tumayo na si Alfred at nagtungo sa loob ng bahay upang magluto ng panibagong pasta. Sinigurado nitong walang putol iyon bago inihain sa asawa.
Naging maselan ang unang buwan ng pagbubuntis ni Samantha, kaya naman naging sobrang maingat sila. Madalas din itong atakihin ng mood swing dahil sa pagbubuntis. Mabuti na lang at napunta siya sa lalaking maalaga at may malawak na pang-uunawa. Thank you, hubby! Malawak ang ngiting itinanggap iyon ni Samantha. I love you. Nakangiting sambit ni Alfreds at hinaplos ang mukha niya. Naupo lang si Alfreds sa tapat ng kanyang misis at nakapalumbabang pinagmasdan ng asawang maganang kumakain. Gustong gusto nito ang karbonarang niluto niya. Isang bagay na labis na nagpapasaya sa kanya. Bakit? Takang tanong ni Samantha na puno pa ang bibig nang mapansin na kanina pa nakatitig sa kanya si Alfreds. Sobrang ganda mo, asawa ko. Nakapalumbabang sagot ng kanyang mister. Sa mga titig at ngiti pa lang nito ay para nang natutunaw si Samantha. Hindi tuloy lubos maisip ni Samantha kung anong magandang nagawa niya sa kanyang buhay upang biyayaan siya ng Diyos ng ganitong kagwapo at mapagmahal na asawa. Araw-araw iyong pinaparamdam ni Alfred sa kanya. Walang araw na hindi nito binigkas ang mga salitang maganda ka at mahal kita. Ang ganda sana nito, kaso masyadong mahal. Sambit ni Samantha habang tinitingnan ng isang crib sa mall. Gusto mo yan? Sige, bibili natin. Pero masyadong mahal eh. Parang hindi worth it yung 85,000 para sa isang crib. Hinaplos ni Alfreds ang mukha ng asawa at malambing nitong tinignan nito. Mas mahal ko kayo ni baby. And with that, walang pagdadalawang isip na ngang binili ni Alfreds ang crib. Napangiti na lang si Samantha habang namimili sila ng asawa. Tiningala niya ang lalaking matangkad na nasa gilid niya at niyakap ito sa braso. Kahit anong gustuhin niya, nila ni baby ay binibigay nito. Mahaba yung pila, wifey. Ako na lang muna ang pipila para magbayad. Maupo ka na lang muna kayo dyan ni baby. Nakangiting hinaplos ni Samantha ang tiyan pagkaalis ni Alfreds at kinausap ang buhay na nasa kanyang sinapupunan. Ang swerte mo, anak. Ang swerte mo sa tatay mo. Ang swerte natin. Naupo si Samantha sa couch kung saan siya iniwan ni Alfreds. Mula sa distansyang iyon ay tanaw niya ang mister na matyagang nakapila. Kung tutuusin ay pwede nitong maunad dahil pagmamay-ari naman nito ang buong gusali pero mas pinili nitong huwag gawin. Ang pagiging mapagkumbaba nito ang isa sa pinakanagustuhan ni Samantha sa asawa. Okay na? Tanong ni Samantha pagkalapit nito sa kanya. Ibababa na nila yung mga pinamili natin. Yung crib naman i-deliver na sa bahay mamaya. Saan mo gusto kumain? Talaga kakain tayo? Excited na tanong ni Samantha rito. Oo naman. Alam mo naman na ayaw kong nagugutom kayo ni baby. Di ba? Hinakbayan ni Alfred si Samantha at Iginea na palabas ng tindahang iyon. Nagtungo sila sa paboritong kainan nila mag-asawa. Inorder ni Alfred lahat ng kinikrib ng buntis niyang misis at pinanood itong maganang kumakain. Wifey! Malambing na tawag ni Alfred at itinapat ang tinidor na may steak sa bibig ng asawa. Ngumanga naman si Samantha at sinubo iyon. Napasayaw pa ito habang umunguya dahil sa sarap na iyon. Baka tumaba ako. Kain ako ng kain. Ang importante, busog ka. Saka dalawa kayong kumakain kaya normal lang yun. Ayoko na nagugutom kayo ng anak natin. Oh, si baby naman. Pinagmala eroplano ni Alfreds ang tinidor at sinubo iyon kay Samantha tapos nagtawanan silang mag-asawa. I love you. Sambit ni Samantha sa pagitan ng pangunguya para sa anak. Mas mahal kita. Mas mahal ko kayo ng anak natin. Makalipas ang ilang buwan ay matagumpay na nagsilang si Samantha ng sanggol na babae. Nahirapan siya sa paglilabor. Mabuti na lang at nandyan ang kanyang mister na nakaalalay sa kanya sa lahat ng oras. From time to time ay minamasahe siya nito at niyayakap upang mabawasan kahit papano ang sakit na nararamdaman. Nawalan siya ng malay matapos manganak dahil sa pagod. At nang magising siya, ay bumungad sa kanya ang asawang nakatayo at hinihele ang kanilang anak. Alfreds, mahina niyang pagtawag dito. Gising na si mami, anak. Napangiti si Samantha nang marinig iyon. Lumapit sa kanya si Alfreds karga ang anak nila at inihiga iyon sa ibabaw ng dibdib niya. Naluha si Samantha nang makita ang mukha ng anak nila. Sobrang ganda niya. Naluluhang sambit ni Samantha habang pinadadaanan ng daliri ang matambok na pisngi ng anak. Kasing ganda mo. The baby has mixed features. Kay Alfreds nakuha ang ilong habang kay Samantha naman namana ang mata at hugis ng muka. Isang maganda at malusog na sanggol na tiyak na mas magpapasaya sa buhay nilang mag-asawa.
Dahil nagpapahinga si Samantha ay si Alfreds ang halos gumagawa ng lahat. Sobrang hands-on nito pagdating sa kanilang mag-ina. Ramdam ni Samantha na mahal sila nito. Bumisita rin sa ospital ang mami at lolo ni Alfreds. Tuwang-tuwa ang mga ito sa kanilang apo. Napakagandang bata, mana sa akin! Sambit ng ginang, nakarga ang sanggol sa mga bisig. Lola ka na, Mi. Lola ka dyan. Masyado mo naman akong pinatatanda, anak. She can call me Mimila. What do you think? Yeah, ma. Pwede naman. Such a precious baby. Kita mo yan, Alfreds? Sobrang ganda, hindi ba? Kaya pasalamat ka dyan kay Samantha. Ang hirap magbuntis at manganak, ano? Hindi ba, iha? Opo. Nakangiting tugon ni Samantha na nakaunan sa dibdib ng asawa. Kaya huwag mong lolokohin yan, Alfreds. Naku, sinasabi ko sa'yo, humanda ka sa'kin. Banta ng ginang. At wala ka rin namang makukuha mula sa'kin. Kaya umayos ka. Sabat naman ang lolo ni Alfreds. Kayo talaga. Siyempre, hindi ko naman po gagawin yun. Mahal na mahal ko sila. Nilingon nito ang asawa at nagtama ang mga mata nila. Hindi maiwasan ni Samantha na hindi kiligin sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. I love you. Alfreds whispered with full of love and admiration. Ah, oh, wala na. Ningit na ako. Bakit kasi ang tagal dumating ng daddy mo? Nasaan ba kasi si dad? May dinaluhan lang siyang conference sa Malaysia pero uuwi raw siya pagkatapos ng meeting niya. Alam mo na excited ding ma-meet yung apo niya? Mababait ang mag-asawa at welcoming din kaya naman, hindi naiilang si Samantha. Mukhang alam na rin niya kung kanino naman na ni Alfreds ang pagiging humble. Dahil kahit sobrang yaman nila, ay hindi sila ma-flex sa social media at marunong silang makisama sa kahit sino. Ano man ang antas sa lipunan. Malaki ang pasasalamat ni Samantha na napunta siya sa mabubuting biyanan. Si Madam Elena nga ang isa sa mga katuwang ni Samantha sa pag-aalaga kay baby. Sobrang bata pa nito tingnan at kung pagtatabihin sila ni Alfreds ay iisipin mong mag-ate lang. Hindi madali ang magbuntis at manganak pero gumaan lahat dahil sa mga taong nakapalibot sa kanya. Nang marilis sa ospital ay umuwi na sila upang doon ituloy ang pamamahinga. They are now living in Tagaytay. Mas tahimik kasi sa area na iyon kaya pinili nila na roon magsettle. Gusto rin ni Samantha ang malamig na klima ng lugar. Bukod pa roon ay mayroon silang malawak na bakuran kaya safe sa kanilang anak. Nakaupo lang si Samantha sa swing sa balcony ng kanilang kwartong mag-asawa. Kalong nito ang 8 buwang gulang na anak at pinagmamasdan ang bulubunduking tanawin. Ang ganda baby, hindi ba? Pagkausap nito sa anak. Look, my bird! Anito nang may ibong dumapo sa metal railings. The baby giggled that made Samantha's heart felt. Sobrang saya sa pandinig ng mahihinang tawa ng anak. Mataba ang pisngi nito at tumutulo pa ang laway. Kagad namang kinuha ni Samantha ang pamunas at natatawang pinunasan ang gilid ng bibig ng anak. What's going on here? Tanong ni Alfreds, nakadarating. Pinapakita ko sa kanya yung ibon. Kaso lumipad na, you know. Itinuro ni Samantha ang mga ibon na nagliliparan at tila mga umaawit. Sobrang saya niyon. Sa pandinig, idagdag pa ang kaluskos ng mga dahon at ang mahihinang tawa ng kanilang anak na nagbabubbles pa nga ang laway. Kinuha ni Alfreds ang anak at ito na ang nagkarga at nagpunas na yun. Nagluto ko ng hapunan. Pwede ka nang maligo para makakain na tayo. Ako na muna ang bahala kay baby. Napangiti si Samantha dahil doon at tumingkayad upang pataka ng halik sa labi ang asawa. Thanks, hubby! Pumasok na siya sa loob at tumiretso sa shower. Pagkatapos maligo ay bumaba na rin siya. Naabutan niya ang mister na naghahain habang ang anak ay nakaupo sa baby chair nito. Kumakain na ito ng solid food tulad ng saging at avocado. Bumili pa nga si Alfreds ng cookbook para sa mga recipe ng pang baby. At paminsan-minsan ay nanonood ito sa YouTube ng mga pwedeng ihanda para sa anak. Wifey, tawag nito na kaagad pinaghatak ng silya ang misis. Pagod ka na sa trabaho. Ikaw pa nagluto. Pagod ka rin naman sa pag-aalaga kay baby. Mahirap yun. Mahirap din naman trabaho mo ah. Ang dami mong pinipirmahan at nire-resolbang problema sa kumpanya. Ikaw ang CEO kaya alam kong pressured ka kasi cargo mo lahat. At least 2 tayo. Sige na, kain ka na. Masarap itong adobong niluto ko. Masarap naman lahat basta ikaw ang nagluto. Alfreds is a good cook. Isa kasi sa mga hobby nito ang pagluluto. Dala marahil ng hilig nito sa pagkain.
Gawain na nga nito ang mag-travel around the world upang tikman ang iba't ibang uri ng putahe. He loves how food connects people. Marami ring gender role sa bahay. Magkatuwang silang mag-asawa pagdating sa lahat. I love you, sambit ni Alfred sa gitna ng pagkain nila. Gustong gusto niya kapag nakikitang puno ang bibig ng asawa at nasasarapan sa mga luto niya. Magkatuwang sila hindi lang sa gawaing bahay, kundi pati na rin sa pagpapalaki ng anak. Hands-on daddy kasi si Alfred pagdating kay Ellie. Wala na nga yatang mahihiling pa sa buhay na mayroon ngayon si Samantha. Naipakulong nila ang kanyang madrasta sa mga pang-aabusong ginawa nito sa kanya. Hindi niya makakalimutan kung paano ang mga ito lumuhod at magmakaawa sa kanya, huwag lang ituloy ang kaso. At dahil natural kay Samantha ang pagiging maawain at magpatawad, makalipas ang isang buwan, ay pinalaya na ni Samantha si Madam Soledad. Nagpatawad si Samantha para sa kapayapaan ng kanyang isipan at makausad ng tuluyan. Ngunit kasabay ng pagpapatawad na iyon ay ang pagkalimot niya sa mga ito. Gusto nun niyang iwan ang masakit na karaan. Ang huli niyang balita ay nakatira na lang sa isang maliit na apartment sa may rilis ng tren ang mag-iina. Noong minsan nga ay nadaan ang mga ito ng kanilang kasambahay na nagtitinda raw ng isda at gulay sa palengke. Nabawi ni Samantha lahat ng dapat na kanya kasama ang perang naiwan ng kanyang ama at ang mansyon. Tinakwil na rin siya ng mga ito kaya wala nang dapat ayusin pa. Makalipas ang 7 taon. Ma'am, nandito po yung mga mag-a-apply. Anang kasambahay sa amo nitong si Samantha na pababa na ng hagdan. Pasok kayo, pababa na si Madam. Mabait po yung magiging amo namin? Narinig niyang tanong ng isang babaeng sobrang pamilyar ang boses. Ay, sobra po. Galante rin magpasahod at hindi madamot. Mukhang sineswerte tayo sa agency na pinag-applyan natin at nilagay tayo sa mabait na amo. Oo nga. Sang-ayon ng isa pang babae. Tsaka ang yaman. Anito pa na patinga-tingala sa Mala Hotel sa ganda ng mansyon. Oh, andyan na pala si ma'am. Paglapit ni Samantha sa kinaroroonan ng pamilyar ng mga boses, ay nakita niya roon ang kanyang madrasta at stepsisters. Nakangiti lang siya sa mga ito nang makaharap sila, habang ang mga ito naman ay parang nakakita ng multo. Makalipas ang halos 8 taon ay ngayon lang sila nagkakaharap-harap ulit. It's been a long time, tita. Oh, I mean, Soledad. Hindi naman nakasagot ang mga ito at napayuko na lang dahil sa hiya. Tila ba nabaliktad na ang sitwasyon nila? Mami, kung umalis na lang kaya tayo rito. Narinig niyang pagbulong na pagkausap ni Atisha sa ina nito. At saan naman tayo pupunta, ate? Ayoko nang matulog sa kalye, no? Tama ang kapatid mo, Atisha. Wala na tayong pagpipilian. Anong wala, Mi? E di humanap na lang tayo ng ibang trabaho. Basta wag dito. At tingin mo ba may tatanggap pa sa atin na iba? Lalo na sa Cagayo kung maedad na. Alam mo naman kung gaano kahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, hindi ba? Kaya huwag ka nang umarte dyan. So, kayo pala ang mga bago naming kasambahay. Pagputol ni Samantha sa usapan nila. Ngumiti si Soledad at nagbait-baitan. Sagot nito, kami nga Samantha. Ma'am, Ma'am Samantha. Marini tong pagtatama. Doon ay mas nag-sink in sa kanilang tatlo kung nasaan na sila ngayon. Kung gaano nakalayo ang agwat nila simula ng sa babaeng inaapilang nila noon. Napayoko na lang silang tatlo at nakaramdam ng paniliit sa sarili. Mukhang sa tindi ng kasamaang ginawa nila ay magpahanggang ngayon ay hinahanting pa rin sila ng karma. Pwede naman kayo magtrabaho rito kung gusto nyo. As long as wala kayong ginagawang hindi ko gusto. Then wala kayong problema. And don't worry, hindi ako kagaya nyo. Kaya wala akong planong magiganti sa inyo. Cause why would I put some effort to punish you kung mismong karma lang humahatol sa inyo? Hindi sila nakaimik sapagkat alam nila ang tama na sinasabi nito. Nabaliktad na ang mga mundo nila. Sa nakalipas na 8 taon ay puro paghihirap na ang naranasan nilang mag-iina. Naputulan sila ng kuryente, napalaya sa tinitirhan at nagpalipat-lipat ng tirahan. Malayong malayo sa buhay na marangya noon. Sa kabila ng lahat ay pasalamat na lang nila na hindi tinuloy ni Samantha ang kaso. Mas pipiliin na lang ni Soledad na maghirap sa labas kaysa ang pagdusahan ang mga kasalanan niya sa loob. Kalayaan pa rin ang pinakamalaga sa lahat. Anyway, si Inay Lilit na aming mayordoma na ang bahalang mag-orient sa inyo.
Nandito na kasi ang mag-ama ko. Mommy, I'm ready. Sigaw ng batang kabababa ng hagdan. Nakasunod naman dito ang ama na inaalalayan ito dahil baka madapa sa pagtakbo. Look, oh, Daddy braid my hair. Yumuko si Samantha at nakangiting hinaplos ang mukha ng anak. Isang napakagandang bata. Ang ganda-ganda naman ng anak ko. Of course! Mano sa'yo, Mommy. At syempre kay Daddy rin. Nakangiting ginulo ni Alfreds ang buhok ng anak, sabay tanong. So, shall we? Baka malate pa tayo sa flight natin. Mommy, let's go na! Anang bata na excited ng lumipad pa Japan. Parehong day off ng mag-asawa kaya naisipan nilang ipasyal ang anak sa Disneyland sa Japan. Nakapunta na sila noong December sa Disneyland sa Hong Kong, kaya sa Japan naman ang target nilang destination, may sariling paliparan, sila Alfreds. Kaya naman hindi mahirap sa kanila ang mag-travel. Dumating ang mayordoma at doon na nga nagbilin si Samantha. Nanay Lilith, ikaw na pong bahala sa kanila. Nandito pala sila. Makahulugang sambit ng mayordoma dahil alam nito ang kwento patungkol sa mga ito. Mauna na po kami, Manang. Kapag may problema rito, tawagan niyo lang po kami. Bilin ni Alfreds. Let's go na, baby. Inakay na ni Samantha ang anak papunta sa sasakyan at sumunod naman sa kanila si Alfreds. At ng araw nga na iyon ay lumipad na ang tatlo pa Japan para mag-travel. Habang sina Soledad at ang dalawa naman nitong anak ay ino-orient ng mayordoma patungkol sa pagiging trabaho nila at pati na rin sa mga rules and regulation ng tahanan. Ang mag-inang Soledad at Aliyah ay na-assign sa mga damit habang si Atisha naman ay sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis. Naiintindihan niyo ba ang mga sinabi ko? Paglilinaw ng mayordoma matapos i-orient ang mga ito. Opo, ma'am. Kung si Ma'am Samantha mabait, pwes ako hindi. May pagbabantang sambit ng mayordoma. Ami, dalhin mo na sila sa kanilang magiging kwarto. Nang mga sandaling iyon, ay alam na nilang tatlo na magsisimula pa lang ang kanilang totoong kalbaryo. Aminado sila sa kanilang sarili na magiging mapang-abuso sila, kaya naman ngayon ay tila mga sinisingil na nga sila ng karma. Soledad, kanina ka pa namamalan siya dyan. Hindi pa ba tapos yan? Naiinip na tanong ng mayordoma. Matatapos na po, ma'am. Bilis-bilisan mo dyan. Hindi ka binabayaran dito para magkilos pagunga. Tumatakbo ang kuryente na sa plansya, kaya huwag kang pabagal-bagal. Mami, ako na po dyan. Singit ni Aliyah na nagtutuyo ng kamay. Ako na, anak. Isa pa, naglaba ka. Baka mapasma ka. Sa pagkakataong iyon ay tila ba nag-flashback sa pawisan at pagod na ginang ang ginawa nitong pang-aalila kay Samantha. Hindi pa ba tapos yan? Naku naman, iisang dress pinaplansya mo. Ang tagal-tagal. Pasensya na po, tita. Napaluha na lang si Soledad sa sitwasyong kinasasadlakan nila ngayon. Dati ay tinatambakan lang nila si Samantha ng labahin at plansyahin, pero ngayon ay sila na ang labandera at plansyadora nito. Lumapit si Aliyah upang yakapin ng mag-ina. Makikisali pa sana si Atisha pero tinawag na ito ng mayordoma. Doon tayo sa taas, Atisha. Kailangan mong linisin ang atig ng hindi pamahayan ng mga gagamba. Wala nang nagawa si Atisha, kundi ang sumunod sa istriktong mayordoma. Hindi sanay sa hirap ang magkapatid at literal na maarte, kaya naman nahirapan silang mag-adjust sa bago nilang buhay noon. Dagdag pa sa stress niya, nanakasal siya sa lalaking hindi niya naman talaga gusto at pinipirahan lang nila. Malas lang niya dahil taliwas doon ang nangyari kaya wala siyang mapipiga rito. Magpa hanggang ngayon ay ongoing pa rin ang annulment process nila kaya na-stuck si Atisha sa lalaking pinakasalan niya. Sa kabilang banda naman ay masaya na si Samantha na nagbabakasyon sa Japan kasama ang kanyang asawa at anak. Nagstay sila sa isang hotel sa Tokyo. Autumn season doon kaya naman magandang mamasyal dahil sa magandang tanawin. Mula sa bintana ng hotel ay tanaw nila ang kulay orange at brown na paligid dahil sa mga dahon ng maple leaf. Nasa patusan ko na si Ellie. Are you done with your things, wifey? Malambing na tanong ni Alfred sa asawa. Ah, yeah. I'm done with my makeup. Magsasapatos na lang din ako. Sit there. Mahinang utos ni Alfred at naupo nga si Samantha sa gilid ng kanilang kama. Pinanood lang nito na lumuhod si Alfred at kinuha ang paan niya upang suotan siya ng sapatos. Bakit? Tanong nito nang mapansin na tinitingnan siya ng kanyang misis. Wala naman. Bigla ko lang na-realize na para pala akong Cinderella. Natawa si Samantha sa isiping iyon. Nakangiting sinuot ni Alfred ang sapatos dito at nagwika. Ang aking reyna. Tumayo ito at yumuko upang halikan ng asawa.
Naramdaman ni Samantha ang malambot na mattress sa likod niya nang ihiga siya nito. Hindi niya batid kung gaano iyon katagal. Basta ang alam niya ay humapdi ang labi niya pagkatapos. Tama na, baka naiinip na si Ellie kahihintay. Awat nito sa asawa at kinailangan pa ngang mag-retouch ng lipstick. Mommy, Daddy, why took you so long? Reklamo nga ng anak nila paglabas nila ng kwarto. Kanina pa pala ito naghihintay sa labas. Natatawa lang na binuhat ni Alfred sang anak at bumaba na sila sa tulong ng elevator. Nang araw na iyon ay kumain sila sa labas at namasyal. Ang huli nilang destinasyon ay ang isang parke roon kung saan maraming maple trees. Naglatag lang sila ng blanket at naupo. Nakangiting pinanood ng mag-asawang anak na nagtatakbo sa malawak na field at inihahagi sa sarili ang mga maple leaf na napupulot nito. Hawak ang kamera, kinukuna ng video ni Alfreds ang 7 taong gulang na anak. Habi, yes wifey? Tanong nito sa asawa habang ang mata ay nasa lente ng kamera. I took a pregnancy test sa hotel room kanina. Kaagad na ibinaba ni Alfreds ang kamera at tinignan ng asawa. Excited sa resulta. How is it? Kinuha ni Samantha ang test kit, sabag at naluluhang ipinakita iyon sa asawa. It turned out positive. Buntis ako, Alfreds. Masayang-masayang niyakap ni Alfreds ang asawa. Napasigaw pa nga ito sa sobrang saya sa balitang narinig. What's happening? Inosenteng tanong ng anak nilang si Ellie na waring naguguluhan sa nangyayari. Mommy's preggy. You're going to be an ate na, baby. Yehey! I'm gonna be an ate na, finally! May mukha ko, laro na ako. I'll do my best to be the best sister. I'm sure you will, sweetie. Nakangiting hinaplos ni Samantha ang mukha ng anak. I think we need to celebrate this. Hinagka ni Alfred si Samantha sa noo at pagkatapos ay hinimas ang tiyan nito. We will have a dinner then by tomorrow. Bibisita tayo sa Obigay ni para ma-check kayo ni baby. I want sushi, daddy. We will have sushi, baby. How about you, wifey? Ano gusto mong kainin? Ikaw. Pabulong na sagot na asawa. Natawa naman si Alfred ng mahina. Too early for that. Later, wifey. Pagsapit nga ng dinner ay pumunta na sila sa isang kilalang kainan sa Tokyo at doon kumain. Sinulit nila ang mga natitirang araw nila sa bansang iyon. Makalipas ang ilang buwan, ay nagsilang si Samantha ng sanggol na lalaki. Masayang-masaya ang lahat para sa bagong baby sa pamilya. Thank you for this, Samantha. Sambit ni Alfred sa hawak na bisig ang anak. I love you. Sambit ni Samantha at niyakap ang asawa mula sa likuran. Nasa labas sila ngayon, sa may garden, at pinapainitan si baby. Mahal na mahal kita. Anang binata at hinagkan sa sentido ang asawa. Nilalaro ni Samantha ang anak na buhat ni Alfreds nang lumapit sa kanila ang anak na si Ellie. Nakapajama pa ito. Magulo ang buhok at halatang kagigising. Good morning, Daddy! Mommy, good morning! Baby Ostev! Hinawakan nito ang paa ng kapatid at nilaro iyon. Aww, he's so cute, Mommy! Look! He has dimples like Daddy. Yes, he has, sweetie. What do you want for breakfast? I will ask Manang to prepare. No, ako na. Presenta ni Samantha. Pumasok na sila sa loob at ipinagluto niya ang kanyang mag-ama. Maraming pinagdaanan si Samantha na siyang mas nagpatatag sa kanya. Patuloy niyang babaunin ang aral ng nakaraan at magpapatuloy ng may tapang. Kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Isang pamilyang binuo nila ni Alfreds na may gabay ng puong may kapal at pagmamahal. Mabuti ang puso niya, kaya siya ay pinagpapala ng Diyos na may likha. Sa ngayon ay isa lang ang sigurado at iyon ay matutulog at magigising siyang may Alfreds na mahal siya.